Hello, hello sa mga idol natin dyan, sa mga kahabi natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. So may pag-uusapan na naman tayo mga kahabi dyan, mga idol. Like, subscribe, and hit the notification bell. So tara, let's go mga kahabi dyan, mga idol. Kapapalit lang kasi, diba? Kapapalit lang kasi ng taon. ...2024 na mga kahabi dyan, mga idol. So dapat yun mga coin na hawak nyo na mga semi hard to find or hard to find or shocking, may mga hawak kayo dyan ng mga shocking error, hindi nyo na basta yan nilalabas mga kahabi dyan. Yung iba kasi dyan masyadong mainipin or talagang sadyang nagigipit lang kaya nailabas yung mga collection. So katulad ko, nagigipit din ako, diba? So pag nilabas kasi natin yan, yung mga na-collect natin na semi hard to find or hard to find, pag binili mo yan sa tindahan mga kahabi, face value lang yan. So, walang pakialam yung tendera. Nako, face value lang yan idol. Or yung tao dyan sa store. Halimbawa, piso. Piso lang rin yan mga kahabi. Yan ang tinatawag na face value. Kahit na semi hard to find man yan or hard to find, face value pa rin yan mga kahabi dyan. Nagkaka-value lang yan dun sa mga nagko-collect ng coin mga kahabi, sa mga coin collectors natin. So, wag mo nang waldasin. Dapat yung mga semi hard to find ngayon or hard to find, lalong-lalo na yung hard to find or yung semi hard to find kasi mga kahabi dyan, mga idol, hindi mananatiling semi hard to find yan mga kahabi. Pagpalit ng taon or habang tumatagal, so hindi naman kasi buwan-buwan nagmi-mint or gumagawa ng pera yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So at saka limited yan mga kahabi yung minting yan or yung extracting, limited yan mga kahabi. Hindi naman todo-todo ang pag extract ng pera, may quota, may limit yan mga kahabi, kung ilan lang yung gusto nilang imint. So kaya halimbawa, lumabas yan ngayon na semi hard to find. So, habang tumatagal, hindi mananatiling semi hard to find yan kasi hindi naman nagmi-mint ulit ng ganong klaseng year, di ba? So, dapat itatabi nyo. Ngayon, bawal bang gastusin yung mga ganyan? So, nasa sa inyo yan kasi collection nyo naman yan eh. Kung may inipin kayo or nagigipit kayo, talagang magagastos nyo yan, mga semi hard to find or hard to find na hawak nyo or may mga shocking error man yan. So, face value lang yan mga kahabi pag yan ay ginastos nyo. So, kung sa tindahan nyo bibili yan, face value lang yan mga kahabi. Kahit nasabihin mong may shocking error yan o hard to find man yan, face value pa rin yan pag binili mo or pinagbili mo sa tindahan. Nagkaka-value lang yan dun sa mga coin collectors. So tara, let's go mga kahabi dyan. So yung iba is na kuha natin dito, yung iba is sinukli lang sa atin. So wag basta waldasin yung mga semi hard to find or hard to find na. So mapunta tayo dito sa 2016 mga kahabi. So ang 2016 ay may dalawang reverse. Ito yung reverse 3 na hard to find na to sa 2016 mga kahabi. May dalawang klase yung 2016, reverse 2 at saka reverse 3. Ito yung reverse 3, ito yung hard to find sa 2016 mga kahabi dyan. So sa mga bago, dapat alamin nyo yung mga reverse. So ito yung reverse 3. So sa cogwheel kasi nagkakatuloy yan, pagka kwadrado na yung cogwheel na ganyan, ibig sabihin yan is reverse 3.
So, ang reverse tree ang hard to find sa taong 2016. So, ito may extra metal pa. Error 'yan, mga kahabi. Oh. So, although hindi naman shocking error 'yan, extra metal kitang-kita, mga kahabi. Error pa rin 'yan. So, natapat siya sa reverse tree. Ganyan ang ipin dapat ng cogwheel ng reverse tree. So ipapakita natin, yung reverse 2 niyan, mga kabi. Okay. Ito yung reverse 2. So, mga bagong nagko-collect yan, although may extra metal pa rin siya diyan. Diyan sa mga cogwheel niya. Reverse 2 to, mga kabi, medyo mapurol yung cogwheel niya, yung ipin. Unlike dun sa reverse 3 is talagang kwadrado na. So yan ang pagkakaiba, reverse 2 to, mga kahabi. Sa 2016. So pag kayo nagkolekta, yung reverse 3 nito ah, sa mga bago lang dyan, yung reverse 3 natin may error pa, extra metal ha. Although hindi naman shocking error yan or rare, at least may error pa siya dyan. Ito ang dapat nyong kolektahin. So ito ang dapat natin kolektahin dyan, mga kahabi, mga idol, sa 2016 ha, yung reverse 3. Okay mga kahabi dyan, mga idol. So mapunta naman tayo dito sa 2003. So itong 2003, marami itong variants, mga kahabi, dyan sa mga bagong nagko-collect. Mayroong magnetic nito, mayroong non-magnetic. So ito yung magnetic. Frosted to, mga kahabi, overs and reverse. Frosted siya. So although hindi pa natin yan nalilinis, frosted yan, mga kahabi, dyan, mga idol. Ayan, may dumi pa siya dyan, oh. So, simpleng linisan lang yan, mga kabi. Overs and reverse, frosted. So, itong 2003, marami siyang variation or variants. Meron ngang magnetic at non-magnetic. So, itong mga frost, mga kabi, ito ay magnetic. So, may isang variant pa to na yung reverse lang ang frosted. Oh, ayan, mga kabi, sa 2003, ha. So, mas mataas ang value dyan yung frosted. So, mapunta naman tayo dito sa next coin natin, mga kahabi dyan, mga idol. Ito ay sinukli lang, hindi ito nang gagaling dyan. So, ito ay sinukli lang, mga kahabi. Ito kasing 2014, may frosted ito, may mga variants to, mga kahabi. So, pag kayo nga pala ay nagko-collect, so, ang targetin na natin is yung hard to find, semi-hard to find, kasi hindi yung mananatiling semi. At saka yung may mga shocking error or mga legit rare error, one of a kind. So yun ang dapat nating kolektahin, at yung mga variants na rare or hard to find, kasi may mga variation ng mga coin na mas hard to find pa kaysa dun sa mga hard to find. Yung mga variants na yan, depende yan sa percentage na nakikita natin sa record ng numista. Ibig sabihin, pagka low percentage, ibig sabihin hard to find yun, mga kahabi, konti lang ang may tangan or may hawak. So ito, mga kahabi, itong bago natin na sinukli sa atin is frosted yung reverse nito, mga kahabi. Ayan, yung parang nag-yellow dyan sa mga bago, yan ang frost, reverse frost, mga kahabi. Yan parang kumikislap-kislap dyan ha. So ang 2014 ay may frosted. Pag sinabing frosted, overs and reverse, parehong frost. Itong naisukli sa atin is reverse lang yung frost. So yung mga ganitong coin, mga kahabi, is may tuturing na nasa semi hard to find,
ng ibang nagko-collect at hard to find na sa iba, depende sa location, di ba? At saka importante, may hawak ka na kaagad ng mga ganun. Ito naman yung 5 peso. So, dito sa 5 peso na to, ang may tuturing sa round shape, ang may tuturing natin na semi or hard to find dito is yung reverse frost. Kumbaga yung frosted is yung reverse lang. 2019. So may bagong lumabas nito mga kahabi dyan, mga idol na 2020. So hindi natin pamalaman kung habang tumatagal tataas pa yung percentage niyan sa numista. So pag nananatiling mababa, ibig sabihin hard to find na yun mga kahabi. So yung 2020 nito na round shape dapat, at saka yung 2019 na reverse frost, kasi yung 2018 nito mga kahabi is frosted, obverse and reverse. So mas mababa ang percentage ng 2019 na reverse frost lang mga kahabi. So napakarami nating collection yan na nandito mga kahabi, nandito sa ano natin, nakatambak dyan na mga frosted dyan na 2019 at reverse frost lang na mga frosted na 2018 at saka reverse frost lang na 2019. So itong hawak natin mga kahabi sa 2019 is error to mga kahabi. So pansinin nyo yan, may lumagpas na metal dyan mga kahabi ha. Yan ang nagiging error nito, although hindi naman siya shocking error, error pa rin yan mga kahabi. So lahat ng may mga error dyan is tinatabi natin. So okay, maliit, at least error pa rin yan as long as legit mga kahabi. Dito naman tayo sa eto, demonetize na to mga kahabi dyan mga idol, itong piso na sinasabi nilang kalabaw. Actually hindi ito kalabaw mga kahabi, ito ay tamaraw. So makikita mo tong tamaraw na to sa Mindoro. So ang balita yata eh parang lumit na yung population yan. So hindi natin malaman yung tamaraw na yan kung anong nangyari dyan. Nasa Mindoro yan mga kahabi, yan tamaraw. So ang tawag dyan nila is kalabaw. Tamaraw yan mga kahabi. So native, medyo maliit na kalabaw. So dito sa 1 peso na demonetize na to mga kahabi, itong kalabaw na to, so hindi pa naman ganun kamahal, hindi pa naman ganun kataas ang mga value nito. Nga lang, kasi demonetize na to, hindi na nag-circulate, wala na sa sirkulasyon. So kung wala ka, para ka magkaroon, bibili ka sa collection mo. Kasi hindi na to nag-circulate, hindi na to ginagamit mga kahabi dyan. So marami yung iba, maraming naitabi, yung iba walang naitabi. So yung 1 peso, dalawang ano to mga kahabi, dalawang version, may big nito or malaki. Itong hawak natin is maliit. So yan ang 1 peso na tamaraw. Ito tayo sa panghuli na mga kahabi dyan mga idol. So wag nyo lang basta gastusin yung mga hawak nyong hard to find, semi hard to find variants, at saka yung may mga shocking or legit rare one of a kind error. Huwag niyong bastang pakawalan mga kahabi, huwag niyong bastang waldasin, kasi bandang huli magkakaroon yan ng malaking value. Okay mga kahabi, dito tayo sa 2017, ayan ang error mga kahabi ha. Makikita niyo yung mga metal dyan na lagpas-lagpas na sobra-sobra. Error yan mga kahabi.
So dapat tinatabi nyo yan, mga ganong klaseng error, kahit na hindi naman yan talagang shocking or ano na pagka-error yan, error pa rin yan, mga kahabi. So ito ay reverse tree, pati dito may error pa siya, oh. So yan ang mga na-hunt natin, at saka ito yung panghuli sa 2017 pa rin, mga kahabi, dyan mga idol. Reverse tree pa rin, mga kahabi. So ibang klase naman ng error nito. Ito ay ayo sa mga bago diyan, ha, rotated or die rotation error ang tawag diyan, mga kahabi, ha. So kailangan gamitan niyo ng goma, igitna niyo yan diyan. Yung mga bagong nagko-collect. So yan ang tinatawag na die rotation or rotated die error. So nasa na yung script of legion, dapat yung rubber na yan nandito, dumaan sa gitna ng dalawang 9. So die rotation error na siya, kasi lihis na siya, oh. Pero hindi naman ganun kalakihan, mga kahabi. Error pa rin yan. So sa 2017, ha, sa mga bago, die rotation, rotated die error ang tawag dyan. So collectible yan, mga kahabi. Kinokolekta yan, mga ganong klaseng error. Okay, mga kahabi, yun lang muna. Maraming salamat sa panunood at God bless sa inyong lahat. Bye-bye! Like, subscribe, and hit the notification bell.